Ayan guys, ngayon tayo ay magluluto ng bigas na mais. Paano ba magluto ng bigas na mais? Siyempre po, una magpaapoy tayo. Tapos ito po, lalagyan natin ng tubig na dati yung ating kaldero. Pakukuluan po ito. Kapag kumulo na, saka natin ilalagay mamaya yung bigas ng mais. Papakita ko sa inyo kung anong klase yung... Papakita ko yung sinasabi namin na native corn dito. O yung ginagawang bigas na mais. Kung ano yung itsura niya. Tara po. So guys, ito ang kulay niya nung mais po na native. Crystal ang kanyang kulay. Kapag tuyo. Tapos iba naman po yung kulay ng glutinous corn o yung malagkit na ano na mais. Ang kulay po noon pag natuyo parang gatas siya. Yun po ang pagkakaiba ng native na mais na pambigas at saka yung malagkit po na bigas na ay malagkit na mais. Na minsan po kasi pinapagiling din nila yung ano yung malagkit na mais tapos ihahalo sa bigas. Pero ito po puro to. Puro na giniling na ganito, puro mong iluluto siya. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng giniling niya. Ngayon naman po, papakita ko sa inyo yung kulay, itsura ng mais na nagiling na. Ito, ganito po siya. Ganito po siya kapino. Kaya lang ito kasi na crossbreed na ng yellow corn, gawa nung pinagtamnan po ay tabi mismo ng ilaw na mais. Kaya yan. Ganyan. Kaya dapat pang magtanim yung wala talaga siyang katabi na yellow corn para hindi siya mag-crossbreed. Ayan. Mas mamaya papakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin. So ayan guys, kumulo na po yung tubig. Ayan po. At atin na lalagyan ng bigas na mais. Ganito po ang pagluto dyan. Lalagay po natin, sasabayan din po ng paghalo. Ganyan. Para hindi po kasi siya magbuo-buo. Kapag hindi po hahaluin kasi yan, magbubuo-buo siya. Hindi na po ito hinuhugasan kasi sobrang pino po ng pagkakagiling nito. Siguro sa ibang lugar, hinuhugasan po nila. Tansyahin nyo din po hanggang sa ano, hindi yung sa hanggang sa kwan. Makikita naman natin kung gaano karami yung mailalagay natin. Ayan, marami-rami pa po yung tubig. Dadagdagan pa natin siya ng isang baso. Ayan. Kailangan pong haluin para hindi magbubuo yung ganyan. O, ayan, magaganyan siya kapag hindi nalo. Haluin po natin ng haluin hanggang sa yung mawala yung tubig niya. Ang ginagamit po namin panghalo ay gawa sa bayog na ano, bamboo. Yan, tingnan niyo po unti-unti na nawawala yung tubig niya, ganyan lang siya. Nakikita nyo po na para siyang lugaw, pero kapag naluto po ito, hindi po siya lugaw. Kapag nalinay, hindi po siya lugaw.
Yung mais po, yung pagluluto ng mais, mas mabilis po siyang maluto kaysa sa kanin, kaysa sa bigas pala ng palay. Ito kasi habang ginaganyan mo, naluluto na yan siya, tapos parang pandin, bigas na palay, lilinayin siya. Kasi mas masarap po ang bigas na mais pag magkaroon po ng tutong. Ayan, ayan siya, wala nang tubig. So, lilinayin na lang po natin ito. Babawasan po yung apoy niyan, ha. Kasi pag ganyan po, syempre, masusunog pag malakas yung apoy niya. Paan natin. Tapos, tatanggalin po natin yung ibang apoy niya yan. Ang matitira na lang yung baga niya. Yan, yung baga. Kasi pag ganyan, pag malakas po ang apoy, masusunog yung pinakailalim niya. Pero pag yung katamtaman lang po yung apoy niya yan, yung ganyan lang, bali magkakaroon siya ng tutong, yun po ang masarap. Mabango po yan, mabango pag nagkaroon siya ng tutong. Yan, tapos, ngayon po, kukuha naman tayo ng ating uulamin. Dito sa ating tanim na mga talong. Sarap ito guys, prito kaya nilaga si sariwa. Guys, tignan nyo po yung bunga ng talong namin, makikintab na siya. Kasi tumalab na yung in-apply natin na pataba. Ayan guys, itong aming ulam, hiwain natin yung talong. Alam niyo po ba na araw-araw lagi talong ang aming ulam? Iba-iba nga lang po ang luto. Dito, laga, dinengdeng, ayay halo sa isda, ganun. Yan, naaagad din yung bunga ng talong namin. Torta, yung baba. And guys, prito na natin yung ulam na pang-almusal. Pritong talong, sausaw sa bagoong, may dalaya. Guys, luto na yung bigas na mais. Guys, ito na yung naluto na bigas na mais. Ito yung tutong niya. Oh, mabango siya. Yan ang masarap. Yung tutong na yan. Salo kong munggo. Ay, ang sarap. Ang lambot. Yan yung ulam namin. Angkok. Okay. Yan na lang yung pagkaw namin. Ayan. Kain na tayo, guys. Pagkain sa bukid. Tapos sa bulat. Diba, hindi siya naging lugaw, naging kanin siya. Kain po tayo. Kain po tayo.
Masarap talaga ang kanin na mais. Diba, Chris, no? Salamat sa panonood!